Nagbabala ang Philippine Statistics Authority o PSA sa mga hindi makikiisa sa 2024 Census of Population at Community-Based Monitoring System. Ayon sa PSA, dapat daw na magsabi ng totoo ang taong bayan na makikiisa sa naturang census. Para sa detalye ng balita, narito si Louie Aliliana. Pinalaan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mga hindi makikiisa sa 2024 Census of Population at Community-Based Monitoring System o PAPSEN-CBMS. Sa ilalim ng Republic Act No. 10625 o ang Philippine Statistical Act of 2013, obligado ang mga mamamayan na magsagot ng tama at totoo sa mga impormasyong kinokolekta. Ayon sa ahensya, maaaring pagmultahin ng 100,000 pesos at posibleng makulong ang mga hindi makikibahagi sa naturang survey. Paliwanag ni National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, mahalaga ang kombinasyon ng PAPSEN at CBMS upang magkaroon ng mga bagong datos. Anya ang istatistika ang pagbabasihan ng panibagong listahan ng benepisyaryo ng mga social protection programs tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at iba pang anti-poverty efforts ng gobyerno. Yung ating listahanan, as mentioned by the good undersecretary, ito ay ginawa noong 2019, pre-pandemic. So kailangan na talaga nating i-update yung ating list. So that's why there was an order from the President to provide the updated list via the community-based monitoring system. Kaugnay nito, aabot sa 70,000 na enumerators ang magsasagawa ng census sa darating na July 15. It's Monday, sa Lunes na po, July 15. So more than 70,000 data collectors will be visiting the households mula July 15 hanggang September 15. Yun yung ating schedule. Paalalang muli ng PSA, hindi otorisado ang mga taga-census na kuhanin ang mga bank account, ATM number, passwords at iba pang confidential information. Ang mga lehitimong enumerators naman ng ahensya ay nakasuot ng t-shirt na may logo ng PSA at identification card na nilagdaan ni MAPA. Para sa EuroTV News, ako si Louie Aliliana, sumasaludo sa bawat Pilipino.